Kumusta na po mga idol? Welcome back po sa aking channel at magandang araw po sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan diyan ngayon sa ating kinaroroonan. Bago po tayo magsimula ay huwag po sana natin kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. At pindutin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pa nating bagong project po nating gagawin. At siya nga pala mga idol, shout out kay The Fish Bully, si Marlin TV Vlog, at kay Jubin Pangilinan from Pampanga po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, simulan na po natin ang bago nating project. Ito po yung kalalabasan ng ating gagawing tutorial mga idol. Sasubukan po natin. Ito po yung gagawin nating bolt action barrel with fixed magazine mga idol. Sana'y panoorin nyo po hanggang sa matapos ang ating video na part 1, part 2 at part 3 mga idol para masundan nyo po ang aking. Kailangan lang po natin ay dalawang 1/2 PVC, ang haba nito ay 3 1/2 inches, isang putol ng chrome pipe 1/2, ang haba ay 3 1/2 inches. Kailangan din itong 3 3/4 inches. Yung 1/4 po ay ganito ang gagawin natin. Gagawin kasi natin itong stopper ng ating bolt action. Kailangan din natin ng bolt with nut. Bali 8mm po ito. 8mm by 1 inches. Kailangan din ng 3/4 chrome pipe full curtain. Ito po yung gagawin nating double ng ating barrel. Chrome pipe 1/2. Itong chrome pipe 1/2 po natin ay kinap natin ng ganito. Mga 1/2 ang ititira natin dito sa may dulo. Itong haba po ng chrome pipe 1/2 natin ay depende sa haba ng inyong barrel, kaya kayo na po ang balang mag-estimate sa idodouble nating 3/4. Ganito ang gagawin natin mga idol. Iangat natin sa bandang gitna. Tapos sa bandang dulo ay iupi po natin. Ganyan po ang magiging itsura niyan. Pagkatapos ay ipapasok natin ito dito sa may ilalim ng chrome pipe natin. Tsaka natin ipitin ng long screws. Ito po yung marble cutter ng ating Jolens. Hindi yan magbabara mga idol. Ito namang isang chrome pipe natin ay bali ang size nito ay 1/2, ang haba nito ay 3 3/4. Yung 3/4 po na natira ay ikakat natin ng ganyan. Pagkatapos ay yuyupi lang natin. Para magsisilbing stopper ng ating Jolens. Yan po. Pagkatapos po ay
markahan natin po ito ng 1/2 inches. Bali, dito na po yung mark niya, 1/2 inches. Dito po natin siya bubutasan para pumasok. Kailangan po eksakto lang yung bolt natin. Ito na po yung kinalabasan ng binutasan nating chrome pipe, 1/2. Eksakto lang po yung thread ng bolt natin para hindi siya mabunot pag hinigpitan natin itong nut. Ito naman pong isang hinorma natin na PVC pipe 1/2. Ay dito natin siya 1/2 din yung gap ng butas mula dito sa dulo. Ito rin po ang ilalagay natin dito. Tapos dito po yung nut. Papaliwanag ko po kung paano natin hinulma itong PVC. Ganito po ang gagawin natin. Isang PVC ay babawasan natin dito ng 3/8 o 9mm ang kakaltasin natin dito, mga idol. Pagkatapos ay ihulma natin dito sa may chrome pipe para ganito ang kalalabasan niya. Maglagay tayo ng denature alcohol dito sa may aluminum cup. Sindihan po natin. Pagkatapos ay painitan natin itong PVC pipe na 1/2 na kinaltasan po natin. Kailangan po ay nakaguwantis tayo para hindi tayo mapaso pag hinulma na natin itong PVC pipe. Ito na po siya. Ito yung ipapasok natin dito sa may 3/4 chrome pipe. Sakto lang siya, mga idol. Ganito po ang kalalabasan nitong ginawa nating bolt action niya. Kung may gap siya ay lagyan po natin ng full purpose epoxy at saka patuyin para hindi wala po siyang singaw. Binutasan na rin po natin yung isang hinulma natin na 1/2 PVC. Ito po yung papasukan ng julin natin. Saka ito po yung papasukan ng bolt action natin. Ganyan po siya. Bali, ganyan po yung style ng bolt action natin. Dito po papasok yung marble. Yan po. Yung susunod na marble po natin ay dito lang po siya. Nandyan lang siya. Kaya pag tulak po ng bolt action natin ay aangat yung isang marble. Ayun po. Dito po naman yung linagyan natin ng marble catcher na barrel natin. Ito po siya. Dito naman po siya papasok. Yan po. Ito po yung babangga sa barrel natin pag kasa natin. Ganyan po. Pag kasa po natin, papasok yung isang marble, isang impilite julens.
Ayan po siya. Pagpasok po, pag balik po natin ng bolt action natin, ayun, nandito na po yung marble infillet joints. Titignan po natin kung nandito yung infillet joints. Ayan po siya. Dito nag-stay yung infillet joints sa ating marble cutter, sa ating barrel. Yun po ang pinakatrabaho ng ating bolt up. Ngayon po ay ipapasok din natin dito itong chrome pipe 1/2 na 3.5 inches din ang haba. Ito po yung magsisilbing pinakaguide dito sa bandang likod ng ating barrel. Ayan po siya. Pag atras, pag abante, ito naka-steady lang po itong chrome pipe dito na guide. Kaya ang gagawin po natin ay lalagyan natin ito ng armor tip. Ayan na siya mga idol. Dito naman po sa bandang barrel natin ay ganun din ang gagawin natin. Lagyan din po natin ito ng armor tip. Ayan na siya mga idol. Bali ganito ang itsura ng ating bolt action sa ilalim, sa loob ng chrome pipe barrel na idodouble natin. Diyan na po natin isusukat yung butas. Pero bago po natin siya butasan ay unahin natin itong kaltas ng ating chrome pipe 3/4. Ayan po siya. Paghila natin, ganyan ang posisyon ng ating bolt action. Paghila natin, karga ng bala. Pagbalik natin, tapos lock. Yan po, dyan natin isusukat yung kaltas ng ating double chrome pipe na 3/4. Ayan po siya. Madali lang yan mga idol kung masusundan nyo siya. Ayan. Nakalak na po siya. Ito naman ay naiiwan dito. Ipifix natin ito dito sa pinakalikod ng ating double na barrel. Chrome pipe 3/4.